apat na chords lang, which is ano, A, E, F sharp, D. So ang strumming natin, yun, may video naman tayo nun yung ano, yung unang strumming natin, paano mag-strum. So ganito lang naman yung strumming natin. Sinasuggest ko itong ano, itong tutorial na to kasi sa mga tinuruan kong mag-gitara, ito talaga yung pinapractice ko sa kanila. And nagkaroon naman ng magandang ano, result yung ginagawa, yung pinagawa ko sa kanila. So, ganun lang gagawin nyo. Araw-arawin nyo lang itong gawin. Kasama yung strumming pattern na ginawa ko sa video. So, ang gagawin nyo lang naman, mag-a-add kayo pagkatapos nung pagkatapos ng isang buong full strum. For example, natapos ko dito. For example, ito. Mag-a-add kayo ng pagkatapos down, up, down. Mag-a-add kayo ng up, down, up. Mas lipat kayo sa E. Up, up, down, up, up, down. Lipat sa F, F sharp minor. Kasi kung gagawin nyo lang kasi puro G, E minor, C, D, hindi kayo makakatugtog sa kanin ng lahat ng kantang gusto nyong tugtugin. So kailangan talaga, sasuggest ko, kailangan matutunan nyo talaga to, itong mga chords na to and strumming, para if ever na magawa nyo na siya, hindi na kayo mahirapan sa sunod na song na pipiliin nyo. For example, ito. Ito yung gagawin natin. Magdadagdag tayo ng bar chords isa. Ulit-ulit. So, basta't lagi nyo tatandaan na every time na maglilipat kayo, kailangan kayo mag-add ng up, down, up, saka kayo maglilipat. For example, ganito. Lagaan natin. Lagaan ulit natin. Bagal ulit. For example, ganito, natutunan nyo na siya mag-bar chords. Kahit hindi nyo ako katulog muna, okay lang yan. For example, ganito, maglilipat kayo. Mag-strum lang kayo ng ano, mag-strum. Tapos pagdinan nyo lang ulit. Tapos balik kayo sa umpisa ng down, up, up, down, up, up, down. Then, lipat sa D. Kahit hindi nyo pa siya natipi pa, mag-air lang kayo, mag-strumming lang kayo. Ganyan lang. Pag nag-inan nyo na, saka kayo mag-umpisa ulit sa apat lang na chords yung ginamit natin, which is A, E, F sharp, and D. Dito naman sa next chords na gagamitin natin is yung D, F sharp, minor, B minor, and G. Dito, pag nagawa nyo na to, magawa nyo to, na-perfect nyo na to, dito naman yung practice nyo, may B minor na siya. Kasi, kung sasabihin na puro minor chords lang yung gagawin nyo, hindi kayo matututo. For example, yung kanta ng ano, bandang lapis, di ba? Ano siya? May C sharp minor siya. May B. May B siya. Tapos A. May B. Ganun siya. So, kailangan kayo matuturin kayo dito. B minor. Para sa susunod na mga kanta, magawa mo na siya. So, una muna D. Same strumming. Ang next naman is yung D, F sharp minor, B minor, and G.
G. Kailangan nyo to talaga to matutunan, guys, kasi as a beginner, hindi talaga kayong matututo mag-gitara kapag hindi nyo ito natutunan. So, kailangan nyo talagang i-force yung sarili nyo para matutunan to. Hindi siya madali, pero kung makapractice nyo naman, magagawa nyo. So, yung ganito lang siya. D. Sharp minor. D minor. G. Hindi pala natin, pwede siyang ganyan lang siya. Strumming natin ganun pa rin. Down, up, up, down, up, up, down. Down, up, up, down, up, up, down. Down, up, up, down, up, up, down. And down, up, up, down, up, up, down. Pause. Pause. May. So yun, I strongly suggest talaga na dapat matutunan nyo talaga itong ano. Kada apat na chords lang naman, yung una kasi natin A, E, F sharp minor, and D. Dito naman, yung next natin na pag-aaralan yung is D, F sharp minor, and B minor, and G. Yung strumming natin ganun pa rin naman, mag-a-add lang kayo ng down, up, down. Ganito, daan-daan ulit. Down, up, up, down. But down, up, up, down, up, up, down, then down, up, up, down, up, up, down, and down, up, up, down, up, up, down, 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 up, up, down, up, up, down. Balikot sa umpisa. Dadagdag lang kayo lagi ng up, down, up. Ito kasi lalabas na niya para. Sa D, F sharp minor, B minor, and G. Sa lagi lang siyang papraktisin. Hindi naman talaga madali ang gitara eh. So kailangan talaga nyo bigyan ng panahon. Pero masabi ko naman pag nagawa nyo to, yung dalawang pattern na binigay ko ng mga chords sa A, E, F sharp minor, and D. Pag nang perfect yun na to, ipat naman kayo dito sa D, F sharp minor, B minor, and G. Kasi dito, pag nagawa nyo na siya, na perfect nyo na siya, kahit saan kayo mapunta, kasi sharp minor kayo, B, A, A pala ito, A, G, kahit saan kayo mapunta ang chords, makakaya nyo na siya. Basta lagi nyo lang siyang papraktisin. Kasi pag talagang pag puro minor lang, walang mangyayari, hanggang doon na lang talaga yung matutog nyo sa gitara, masyadong limited na lang yung mga song na makakanta nyo. Pero pag may alam kayong bar chords, yun, masabi ko talaga na kahit anong kanta matutugtog nyo na kasi sanay na kayo. So, ulitin natin yung strumming. Strumming natin is down, up, up, down, up, up, down. Then add kayo ng up, down, up, lipat, down, up, up, down, up, up, down. Then add ulit. Ganun siya. Lagi lang siyang lagi mo lang siyang papraktisin. Huwag kayong magsawang pag-practice kasi yun naman talaga yung dapat nyo gawin para gusto nyo talaga matuto mag-gitara. So talaga sinasuggest ko itong video na to. Ito makakatulong talaga kasi itong apat na course na to para makapag-play kayo ng guitar. Kahit anong kanta, kaya nyo i-play basta alam nyo na to. So yun lang guys. Sana nakatulong tong video na to and huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung nakatulong ako sa inyo. Yan lang. Salamat po.